ang sinabi ng aking katukayo. May hiluhin nga siya. Hindi ho matibay ang inyong sikmura sa agos ng lawa. Maniguradong lalasingin ka nito. Siyang tunay, Ginoo. Gusto ko ngayon mga tinuran. Kung gayon ay ano ang iyong ngalan? Hindi na ho mahalaga iyon. Ako'y hamak na isang piloto lamang. Tignan mo ang mga And guys, good evening po sa ating lahat. Ito po once again si Don Huat. And tayo po ay manunood ng episode 40 ng Maria Clara at Ibarra. At wag na natin pong patagalin na. Umpisa na natin ang ating panunood in 1, 2, 3, go! Asya. Hindi ho matibay ang inyong sikmura sa agos ng lawa. Maniguradong lalasingin ka nito. Siyang tunay, Ginoo. Gusto ko ngayon mga tinuran. Kung gayon ay ano ang iyong ngalan? Hindi na ho mahalaga iyon. Ako'y hamak na isang piloto lamang. Tignan mo ang mga ibon. Napakaganda. Sa bundok kaya sila namumugad? Rahil po ay namumugad ang mga ibon sa bundok na iyan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang nakakakita sa pugad nito. Pati pala ang mga ibon ay nawawalan din ng tirahan. Sapagkat patuloy ang paninira ng mga dalyo sa ating kalikasan. Hindi lamang nagpunta ang mga Kastila sa ating bansa upang ipalaganap ang Kristiyanismo. Ngunit para nakawin ang likas na yaman na. Yan na guys, ang mga buwaya. Ngunit sa mga ibon na iyan. Kahit saan man sila tumungo, makakahanap sila ng ibang tirahan. Sila'y malaya. Sila rito, pantay-pantay ang lahat. Walang mataas, walang mababa. Ibarra, su asusilio, Eduardo, mis amores. Tumigil na kayo! Pinababoy niyo lang ang lingwahe naming mga Espanyol. Amin. Kahit na ilang eskwela pa ang patayo ni Ibarra, wala rin mangyayari. Buwaya! Ako, baka nakihin tayo! Sumusunod kayo! Senyor, pronto! Senyor, anong gagawin mo? Pag-atake ni Lolong. Kakailangan niya sundak. Amigo, amigo! Resursa mo! Tara, pupunta na! Resursa mo! Nagpalit ng kulay ang tubig! Kulay kahona! Resursa mo! Mariyak na. Grabe pag-iyak niya. Papatayin nila si Lolong, guys. Ano nga? Nagkukulay dugo ang tubig. Resulta mo! Matakay na! Huwag naman sanang tulutan ng Panginoon, pero parang yung isa sa kanila kinagat na. Binibigay! Magunos dili ka! Ano ka nagubo? Matawain na! Binibigay! 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 Clay! Ang tapang. Grabe. Ang tapang ni Clay, guys. Kahit ako siguro, hindi ko susubukan yun. Grabe. Ang tapang at na babae. Ibigay, Clay! Siya ba talaga? Ano? Siya na. Kasi ito palutanod pa eh. Grabe yung ano. Diyos mo! Ano nga kahit tagal nila? Baka hindi pa sila umahon. Uy! Naano nang lambat. Nakainom na ng tubig. Naku. Siyempre hindi yan mamamatay. Siyang bida eh. Binibining kay! Tulong! Bilisan niyo si sir! Tulong! Hala! Tulungan niyo sila! Si sir. Diyos ko,
Panginoon, yun lang. Ba't kasi kailangan pang patayin yung buhaya? Sa bagay. Danger. Wala akong marinig sa kanyang paghinga. Nalunod na yata si Don Crisostomo. Crisostomo? Crisostomo, gumising ka. Magkamali ka na utang na loob. Dali! Tabi! Tabi! Sorry, Barbara. Mirita. Mirita. Dali. Kapitan Basilio, sandali lamang po. Ay, ano ginagawa? Clay? At binibini, Clay, ano ginagawa mo? May pulso pa siya, pero nanghihina. Senyorita, may naiisip akong gawin para mailigtas siya. Pero ayoko magalit ka sa akin. At bakit naman ako magagalit? Nanghihina! Gawin mo na kung ano na. Dapat ako na mismo. Maria! Ano? 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 CPR. Maria, hindi tama. Ito pinagsisamantala niyang yung nobyo. Sa itong paraan upang malaman kung siya yung hinihina pa. Rin yung ginagawa ito ng mga nakapag-aral ng medisina. Nakapag-aral ng medisina? Isa siyang babae. Ano ba yun? She's not a person. Hindi ako makapapayag na gawin niya yan kung nobyo ko si Ibarra. Pinakakainis na itong sabagay. Ah, wala silang alam nun eh. Gusto na! Itigil mo na yan! Pasensya na ho kayo, pero hindi ba po nagkakamali si Sir? Nakawala na! Labas ang iyong ginagawa! Senyorita! Sandali na! Pasensya na po! Maria! Maria! Maria, itigil mo na ito, Maria! Ito pa yun! Clay, huwag ka na po! Tama! Sir! Hoy, si Ibarra! Sa halik ni Clay. Lilinawin ko lang po. Hindi ko po hinalikan o pinagsamantalahan si Sir Ibarra. Medical procedure po yung ginawa ko. Ang tawag po doon ay mouth-to-mouth resuscitation. O CPR. Cardiopulmonary resuscitation. Hindi ba? Ang mga ito ay mga katagang mula sa wikang Ingles. Na ang ibig sabihin ay pagbaga ng isang tao ng hangin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihip sa bibig. At ang pagdiin sa dibdib, ginagawa ito upang paluwagin ang daluyan ng hangin. Ang mga ito ay proseso medikal katanggap-tanggap sa bansang Amerika at Europa. Europa. Wala po ako ibang maisip gawin para mailigtas ang buhay ni Sir Ibarra. So ano, mangkukulam pa guys? Hindi. Nakapag-aral. Kabado silang lahat. Wala pang nagpasalamat kay Clay. Yan ang ating kalaban. Eres un animal? Eres un demonyo? Ikaw yun eh. Ha? Ikaw yun. Ay, dali. Pumanhin. Por qué?
May isang gina na nagtatanong kung maaari daw po kayong makausap. Gagalang-galang. They come. Si Padre. Que Dios te bendiga. Bakit po kayo napunta rito? Ano po ba ang kailangan niyo? Kapatawaran niyo ho, Padre. Batid ko po na nagalit kayo sa mga nagbibenta ng mga kandila. Pero sa mga kabataang naparusahan niyo po ay ang akit mong anak. Inakala po namin na makakabuti ang pagsadya ni Senyor Ibarra. Ngunit kami po ay nagkamali. Bagkus kapahamakan ang kinauwian. Kami? Kapahamakan kasi dahil ito sa prayling ito eh. Ang ibig mong sabihin ay ganun din ang pakiramdam ng ibang magulang dahil sa ginawa ni Senyor Ibarra sa mga anak ninyo? Nire-reverse, yes. Reverse psychology ang ginagawa ni Padre. Bueno. Damacho. Ipunin niyo po yung mga magulang na yan at daglian yung papuntahin dito sa simbahan. Lo antes posible. Matutupad po, Padre. Ako naman, pupuntahin ko rin ang mga magulang ng mga estudyante sa parokya. At huwag po kayong mag-aalala. Mapagpatawad po ang Diyos sa kanyang mga tupa. Lalong-lalo na yung mga nanunumbalik. Matutupad po, Padre. Que Diyos te acompañe. Que Diyos te acompañe. Bibigat yung ano. Tingin ko sa next week, bibigat yung ano situation ni Ibarra. Krisostomo! Maria! Ang ganda ng lugar, guys. Nais po bang ituloy yung salo-salo? Hindi ba't mas mainam kung ikaw ay uuwi at magpapahinga na lamang? Wala ka nang dapat ipag-alala, mahal ko. Tunay na maayos ng aking pakiramdam. At isa pa, ayokong masayang ang iyong mga paghahanda ngayong araw na ito. Maganda. Bali, wala ang mga ambag ko sa mga pangyayari sa araw na ito. Lalo na't mas malaki ang nagawa ni Clay para sa iyong kaligtasan. Oh. Yun lang, nagkakaroon ng comparison itong si Maria Clara, guys. Dapat ang gagawin ni Crisostomo dito is i-reassure niya yung kanya iniirog na it is not necessary. Patensya na mahal. Patensya. Kung hindi ako katulad ni Binibining Clay na maraming alam sa maraming bagay. Self-pity na si Inday Maria. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Batang-bata ako maglakad eh. Ngunit wala akong nagawa para sakipin ka. At si Clay ang gumawa noon para sa iyo. Ikaw man, itinayaan niyo ang inyong mga buhay para sa isa't isa. Magkaiba nga kayo. Ngunit ikaw ay natatangi rin. Ikaw ang nagmamayari ng aking puso't isipan. Yan lang. Magkaiba. May kanya-kanyang forte. Ika nga. Ang tanging babaeng pinakamamahal ko at pakakasalan. Kaya't sana ipalisin mo na sa iyong isipan ang panibugo. Yes. Panibugo. Sapagkat si Miss Clay ay isang tapat at maaasahang kaibigan lamang para sa akin.
Entiendes, mi amor? Entiendes, mi amor? Asensya si Slim. Hindi ka bahagi ng istorya, Miss Klein. Iyak ba siya? Mabro-broken hearted. Uy, nangyari sa screen natin. Roll natin konti. Kung gayon ay maiwan ko muna kayo at maraming salamat sa inyo. Yun. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Hindi na kailangan. Ngunit, muchas gracias. Maalam, senyor. Amazing, guys. Ay. O, edi kayo na ang in love sa isa't isa. Meron ka rin eh. Papasana all ka na lang talaga. Sapatos. Oh! Ang ginagawa mo dito? Sinisilipan mo ako, no? Magmamagandang loob na nga, eh. Oh, ito. Nabala ko pa sinaanding para dyan. Hindi ako sure, guys, kung meron talagang character nga na fidel sa storya, sa real story. Che-check ko ha next week. Kasi may feeling ako dito kay Fidel eh. Basta share ko sa inyo next week. Abangan niyo 'yan. Thank you. Babu. At alam mo bang sisilipin sa'yo, binibining Clay? At tagubo ko na nga kanina, hindi ba? Mabuti na lamang ay may konsorsilyo kang suot. Ngunit isa ka pa rin eskandalosang babae binibining Clay. Kaya ito mga dalagat ginang ay napasigaw na lamang habang ikay naguhubo. Habang mga ginoo naman ay napamulagat na lamang sa'yo. Napamulagat. Eh, bakit tawang-tawa ka? Ay, basho naman ang bukit. Ano binibining Clay? Basho na namanyak? Ano na naman ba mga salita itong namutawi sa'yo? Mahala ka nang malaman kung anong meaning nun. Tsaka, at least ako, may ginawa ako para tulungan si Sir Ibarra. Hindi ako katulad yung nakatunga nga na lang doon, ano? Tsaka, hindi naman ako nakahubo. Kayo at yung mga ultra-conservative na utak nyo lang naman ang malisyoso. Binibining Clay, ang gusto ko lamang namang sabihin sa'yo ay tunay nakakaiba kang ang babae. Kaya sa kunaon na ang pagkakataon ay napahanga mo. Ikaw na unahan ba talaga? Kauna-unahan. Hindi lamang sa yung angking talino at lakas sa loob, kundi pati na rin sa sinasabi sa wikang Ingles na independence of mind and spirit. Yun nga. At ito talaga yung dito talaga ako papunta sa jury na ito, guys eh. Itong si Maria, si Miss Clay ang mag-iimpluensya and magkakaroon siguro ng changes
sa story. Tingnan natin. Kaya kahit nagubo ko man kanina, napakabuti at napakinis na... Na ano? Ayusin mo, sasampalin kita. Binibining, Clay. Kung ano man ang nakita sa'yo kanina, eh wala ka dapat ikahit. Na isa kang babaeng karapat-dapat hanga. Nice. Bablash na yan. Biglang bumait yung supla dito. Eh, hey, may gusto na sa'yo. Kamis. Kinihilig ah. Itong salabat. Binibini. Binibini. Sandali lamang, Binibini. Hi, Mr. Boatman. Alam mo, pamilyar talaga yung itsura mo sa akin. Nakita na ba tayo dati? Nais ko lamang kayong pasalamatan sa inyong sa buhay ni Senyor Ibarra. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung dahil sa aking kapalaluan ay napahamak ang mabuting Ginoo. Ang lalim ng mga Tagalog, guys. Kapalaluan. Kaya muli, maraming salamat, Binibina. Magagaya niyo po ang kabataang kailangan ng ating bayan. May sapat na malasakit sa kanyang kapwa. Kaya't handang isang tabi ang sariling kaligtasan para sa iba. Mabuhay ang Pilipinas. Grabe namang papuri yan. Salamat. Teka lang, ano bang pangalan mo? Ako si Clay. Isang hamak na piloto lamang, Binibining Clay. Sino kaya siya? Malaki kaya role niya sa nobelang to? O special participation lang? Tingnan natin. Gwapo eh. Kita ko na naman yung ano planggan ng parang ano tansan. Ganyan sila maligo. Ay. Parang alam ko na guys ang mayayari. May balak ito si mabuting Riley. Salvi. Siyang pagtingin kay Maria Clara, guys. Nasa mga pare. Hello po, Daisy Mahina. Ay, makikita. Kakay ba ang mga nangyayari ngayong araw, ano? Mayroong dalawang Maria Clara, ngunit ang isa ay naunahan na sa labi, Crisostomo Ibarra. Ay, kusuhigas, bastaya. Bastaya. Huwag yun na lang namang bigyan ng Lisi ang
ginawang mouth-to-mouth na isinagawa ni Clay. Dahil paraan lamang yung upang salipin ang aking mabi. Maria, kahit na, naglapat na ang kanilang mga labi. Ay, mi amiga. Bihira itong kaibigan ito nag-trigger. Ayaw na lang lubayan yung ano. Naunahan. Ang taig ka na ng iyong kriyada. Ano mo pwede, Clay? Leveso at mas lapos. Clay? Clay? Tignan mo itong mga marites na ito. Ang todo na nga nung eksena kanina, nakuha pang maligo at magtsikahan. Ganyan sila maligo. Todo na yan. Ulo ba yun? Ulo ba yun? Huli ka, Balbon. Huli ka, Panot. Huli ka, Kalbo. Mahal na kura. Nako, masama ang ginagawa niyo. Magagalit sa'yo si Lord. Huwag mo akong pinagbibitangan sa mga bagay na hindi totoo. Huwag ka na mag-deny, Father. Alam ko namang isa kang child abuser. Killer at ngayon sexual offender pa. Shame on you. Ikaw ay nagsasalita sa wikang Ingles sa mga katagang hindi ko maintindihan. Ano itong minuwika mo sa akin, ha? Hindi niyo po ba naintindihan? Ang sabi ko, you're an evil perverted priest. Impertinyente ka mong babae ka. Hindi mo babatid na ora mismo. Pwede kitang ipakuli sa mga gwardiya sibil dahil sa arugansya mo at sa pagkawalang galang mo sa akin. Ika! Malakas. Grabe. Na natin next week ano ang mangyayari. Ito na yung kanta, may iba kaya ano ang mangyayari bukas. Sa araw na ito, tila pinatibok na niya ang aking puso. Yun. Tila umiibig ang Ginoo. Mawasak lahat ang pangarap natin kung hindi mo pipigilan si Crisostomo na baguhin niya ang pasya niya, na huwag nang ituloy ang besting paaralan na yan. Sir, nasan na yung matapang Crisostomo mong Ibarang kilala ko? Lagi kang nagpapaka-play safe. Duwag ka! Anong ginagawa mo rito? Nais lamang namin makausap ka. Ukol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Mukhang sinasapian ka naman. Hindi po, Padre. Dahil ang mga sinapian po sa palagay ko ng masamang espiritu ay ang mga taong gumagamit ng dahas, ang mga nananakit. Lalong-lalo na sa mga taong walang kalaban-laban, pinapamalas lamang ng kanilang kapangyarihan. Yun nga guys, medyo medyo kakaiba, kakatuwa itong natin, no? Itong ating episode 40 ng Maria Clara at Ibarra. And medyo ano nga, nag-end siya sa ano eh, another parang pang-hook for next week, ano kaya mangyayari. So yun, recap lang natin dito yung ano eh, yung tinatawag na pag-meet ng mga character, main characters natin, si Maria Clara, si Miss Clay, si Fidel, at saka ito si Elias. So nag-cross na yung path nila, and yung story ito ay building into something. So yun yung abangan natin, guys. And yun, sa episode na ito, na-establish ni Miss Clay yung kanyang ano, yung kanyang nais, yung kanyang pagiging iba, pagiging different
sa mga taong ito. And yun nga, napaka-importante nung ginawa ni Miss Clay kanina, na dahil sa ginawa niya ay naligtas nga itong si Crisostomo Ibarra. I hope lang na yung mga kaibigan ni Maria Clara ay tigil na sa mga ganung tinitrigger nila si Maria Clara. And anyways, yung Philae, Team Philae, team ng dalawa, ay medyo may ano na eh, may kaunting ano na eh, leveling up. So abangan natin yan, guys. And yun lang, salamat po sa yung pagsabay sa akin sa panonood po ng Maria Clara at Ibarra episode 40. Once again po, kung bago lang kayo sa aking channel, please like and subscribe. And salamat po sa iyong suporta. At po si Don Huat, hanggang sa muli, paalam.